sa Pampanga nung umuwi ako noon, nagkita kami sa ano sa SM kasama si Ate Gwen at si Dada Albert. Kumain kami sa Shakey's. Napaka-energetic, masaya ang kasama, yung mag-asawa. Tapos, nung kumain na kami, parang naiiyak. Tapos yung... Sila siya magbayad. Oo, sila yung magbabayad. Sabi ko, ako na lang, ako yung mayaman. Ay, karating no, lang, no. Charot lang yun. Pero kung wala akong pwesta ng pagbabayarin ko. Pero alam mo, sa totoo lang, napaka, yung may kita mo talaga kay Maring Clean, yung napakabait na tao. Tsaka yung napaka mababa, yung hindi siya yung tao na may kita mo ang yabang-yabang, hindi. Napaka-humble na tao. Dito na, naulit ng pangalawang magkita kami dito nung birthday niya yun, no, nung sa ano, dito sa ano. Lalong masaya kasi nga, sobrang saya nilang nandito noon, naka-video ba naman. Tapos nakatiip si kasama sa ang Lolo Raymond mo, saan pa sasaya. Tapos yun nga, tapos sa isang iglap, yun lang ang mangyayari. Tapos nagulat nga lang kami na biglang na ano si balita na si Marie ay nasa hospital, nasa ICU. Nakakalungkot. Kasi nga, di ba, yung taong inisip mo na ang saya-saya palagi na ang lakas ng katawan, tapos biglang ganun ang mangyayari. Nakakalungkot. Pero parang ano, sa totoo lang parang feel ko kay Marie Claire, parang yung nanay, parang nanay na rin ang turing ko kasi parang yung ang lapit ng loob ko sa kanya na kahit minsan lang, yung hiya naman ako sa iyo. kahit na yung ilang beses na kayo nagkita, pero nandun yung loob na, yung loob nyo na parang ang lapit-lapit. Hindi lang siguro kasi kaibigan namin sila, yung mga anak niya, Lolo Jers mo, sila Maring Ann, si Gary. Yung unang kita ko pala sa kanya, malapit na agad yung loob mo sa kanya. Sa mag-asawa, lalo na. Ako naman kay Mami Claire, hindi ko naman siya talaga laging nakikita o nakakausap. Minsan lang pag bumibisita ako sa shop ni Aldrin na kausap niya, makikihello din ako. Tapos isang araw na lang magbe-birthday siya, sinabihan kami na magbigay kami ng greetings kay Mami Claire. Kahit madilim sa boulevard, nagbigay kami ng... Saan yung boulevard? Salmiya, hindi mo alam? Tumatanda ka na. Sinabihan kami na attend ng birthday. So doon ko siya nakita na parang hindi mo expect na yung edad niya na yon is ganun pa rin siyang kasigla. First time ko siya nakita, tapos ang saya-saya na kasama mo siya kahit parang antagal mo na siyang kakilala. Masaya, tapos welcome ka sa kanila. Tapos yun, nakakalungkot kasi hindi mo talaga natin iisipin kahit na anong lakas ng pangatawa natin talagang dumarating. Lahat nagulat kasi hindi naman natin ine-expect ang lakas-lakas ng tao. Nung una kong makilala si my friend, andito siya noon na kinuha ni Garrett yata, yun mag-tourist yata sila mag-asawa. Nung magbe-birthday sila, nagka-close kami niya nung birthday niya. Tapos ayun, yun na yung simula ng tawagan namin ng my friend. Nakapunta ako sa kanila, doon ka sa hospital, na si Dada ay nasa hospital. Ang saya-saya ni Dada, ang saya-saya ni my friend. Masaya ang lahat kasi hindi nila akalain na makapunta ako ng Pampanga doon sa kanila, dumalaw kay Dada. Magpipiesta sa amin noon. In-invite ko sila, si my friend, na pumunta sa amin. Tapos ayun, naging masaya sila. Ang laking pasasalamat nila sa amin. Sa akin, sa amin ng mga anak ko na ang sabi niya sa akin, my friend, ang saya-saya naman namin dyan nung pumunta kami dyan sa inyo. Ang dami mong inihanda sa amin, my friend, sabi niya ganyan sa akin. Nung pauwi na sila, nagpaalaman na sila dahil gagabihin na sila. Paalaman na kami. Sabi niya sa akin, sana ikaw, my friend, maulit pa ikaw yung pagpunta mo sa amin sa Pampanga na naandoon ako sa bahay namin. Kasi noong time na pumunta ako doon sa kanila, sa bahay nila, si Dada nasa ospital pa.
Tapos yun na yun, hindi ko akalain na yun na pa yung last na punta namin yung my friend sa amin yung piyesta. Yun na yung last. Pero bago pa yun siya na ospital, nagkakausap kami dito pagka napunta ako dito sa pamilya ng ano, sa pamilya dito sa kina Jerry. Pag naglo-long distance sila, yun, nagkakausap kami, masaya kami nag-uusap. My friend, ganito, ganon, na nagsasabi siya sa akin, laging ganon tawagan. Tapos, ang sabi niya, nung time na uuwi naman si Ete, napadala ako ng something sa kanya na gustong-gusto niya. Sabi niya sa akin, nung tumawag, my friend, nung nasa trabaho ako, tinawagan, kasi nag-text siya sa akin, tinawagan ko siya. Sabi niya, my friend, ang saya-saya ko, sabi niya gano'n sa akin. Ang ganda-ganda naman, Ika, nitong binigay mo sa akin, yung pinadala mo kay Ete, gustong-gusto ko, Ika. Ay, my friend, basta Ika, susuot ko to, palagi ko susuot, lalo na pag magsimba ko, sabi niya. Tapos, yun na yung last na pag-uusap namin ng my friend. Hindi ko alam na yun na pala yung last na. Kaya, masakit sa akin, my friend, na mawala ka. Nakakabigla din yung pagwala mo, my friend. Nandito ka sa puso ko, my friend, bilang isang kapatid, higit pa sa kapatid. Mahal na mahal kita, my friend. Ang saya-saya mo nung sined mo sa akin yung picture mo. Sabi mo sa akin, my friend, isesend ko sa iyo itong picture to bilang remembrance ko sa iyo para hindi mo ako makalimutan. Yun ang sabi niya sa akin, yung sined niya sa akin yung picture na iyo na ano, sabi, may remembrance daw siya sa akin. Yung naka-uniforme siya ng sa simbahan. Yun na pala yung last na pag-send sa akin niya ng picture. Ibig sabihin, parang nagpapahiwatig na agad ang my friend ko. Hindi ko alam kung alam ko lang na magkakaganyan. Bibigyan ka namin ng mas masayang buhay pa. Para kahit pa paano maranasan mo na magkakasama ulit tayo dito sa Kuwait. Sabi mo pa sa akin, hayaan mo, my friend, pupunta ako dyan, pupunta kami ni Dada dyan, magkikita pa tayo. Yun na lang, my friend. Mahal na mahal kita, my friend. Hindi kita makalimutan. Una ko siyang nakilala nung bumisita kami sa kanila sa Pilipinas. Kasama si Mrs. Talagang napaka-asikaso ni Mami Clay. Parang talagang pagka ikaw ay bisita niya, pagsisilbihan ka talaga niya kahit sa ganung edad eh. Sibin mo, mga bata lang kami. Kami pinagsisilbihan ng isang halos nanay na natin, di ba? And then dito sa Kuwait, yun, kasama din nung nagbakasyon sila, very, very, alam mo yan, yung energetic. Di mo mababakas yung edad o yung kalungkutan. Parang laging energetic, masayahin. Kita-kita kung paano, yung reflection ng pamilya niya sa kanya. Very tight yung bond nila, very strong yung connection nila sa isa't isa. So, napakaganda. Nakakainggit man, aminin ko man, naiinggit ako sa ganung klaseng setup kasi never ko na-experience yung ganun. Kaya napakapalad ng pamilya na to na magkaroon ng isang Mami Clay na talagang siya ang naging haligi ng tahanan. Ay, malungkot man tayo na iniwan na tayo ni Mami Clay, pero lagi pa rin magiging masaya yung alaala natin sa mga iniwan niyang memorya sa atin na pagiging masiyahin at ila talaga ng tahanan, hindi niya iniwan yung pamilya. So Mami Clay, kung ang huling mensahe ko para sa iyo, sana kung naririnig mo ako ngayon,
Huwag po kayong mag-alala sa mga iniwan nyo dahil iniwan mo silang matatag. Lahat po ay nasa maayos na kalagayan at buong-buo ang pagmamahal sa'yo. Kaya, ingat po kayo kung nasaan man kayo ngayon. Paalam po. Actually po, kahit po na hindi po namin na-meet si Tita Clay po ng in-person, pero nakikita po namin na paano po sila mag-usap ni Kuya Jerry and Kong Garrett po na ang saya-saya po nilang sobrang pamilya. So, nagre-reflect po yung gano'n po siya kabuting ina po kay Kong Garrett at kay Kuya Jerry sa the way po na paano po kami alagaan at gabayan din po ni Kuya Jerry and Kong Garrett. Kumbaga, doon po namin nakikita na napakabuti po niya, naging mabuti po siyang ina sa mga anak po niya talaga. And para po sa amin, parang napaka big blessing na rin po na dumating po sa amin yung anak nila na, sa ganun po na pagpapalaki po nila na naging ano po sila sa amin. Na yeah, malapit po sila sa amin yun. Parang ganun na rin po kami na ang tagal, parang feeling po namin ang tagal-tagal na rin po namin silang kakilala. Dahil gano'n po nila in open arms po yung family nila, like buong family, as Ginto family po sa amin. Ganun po, parang naging part second family na rin po kami ng family nila. Na which is napaka super blessed po namin dahil hindi lang po kayo siguro po naging ina sa kanila po, pero naramdaman din po namin na naging ina din po kayo sa amin kasi po, ganun din po kami gabayan ng mga anak niyo po na si Kong Garrett tsaka si Kong Jerry po. So, masasabi po namin na kahit po na nanonood, alam po namin na nandyan lang po kayo, huwag po kayo mag-alala na nandito pa rin po kami para po sa kanila, na para po magbigay pa rin po ng saya and gabayan din po sila. Di man po kami ganun ka-close sa kanila, pero ano, naramdaman namin yung pag-welcome ni Tita Clay sa amin. Hindi po kami nag-usap ng bonggam-bongga tulad ng iba, pero talagang ramdam na ramdam namin na tinuring din po nila kami na kapamilya, lalo na nung may pinagdadaanan kami. Napakaswerte po ninyo na napalaki po ng ganito sila ninong Jerry at Kuya Garrett. Ngayon, may tinuturing kami na pangalawang pamilya dito sa Kuwait. So, hindi man po namin kayo nakabanding ng gusto, pero maraming maraming salamat po at pinakalala niyo po sa amin si Ninong Jerry tsaka si Ninang Ann, si Kuya Garrett. Kahit si Tita Gwen, hindi po kami ganun ka-close. Pero nararamdaman ko na ano, na concerned sila sa amin. Yun po, and rest in peace po. Gabayan nyo po yung pamilya ni Ninong Jerry. Salamat. May pabingi po kaya kayo man Ken, King Bale. Balumi po na King Orasay ni, dakalang tao King, kaya kaming Bale at makidami King Kamako or King buong pamilya. Intutupo nini talaga, eko saneng mag-message through King video. Sabi kong mag-message ko in a way na karing birthday, weddings, pero makanining sitwasyon, it's unusual talaga na hanggat pwede manibat king ibat lagi kong sasabihan karing kapatid ko kanino man na never kong or never sinagi king isip ko na mag-message ko king makanining sitwasyon. Ngayon mag-message kami kasi mumunan dili payabot may puke kayo na emi ikong may kauli-uling karing ating bagay na talagang nakasakit i-explain, which is na balong misana antin dyan yung puwita ngayon king kang mama na ing milyari ngayon eh. Awa niya nga siya pa kayo ni Garrett bayo yung minuli Ken na
morning, every morning kasi yung maging routine mi di Dada na Kenny Quaid, it's usually 1 o'clock or 2 o'clock, lagi lang mamaus din para sabihan ko karela na good morning o abak na naman, another day. Another day, itang, another blessing. Itang another blessing. So, nang kasanting pakiramdaman tang kasabi mo rin pengari. Kasabi mo pengari mo itang bayo pa mo mag starting day da na itang good vibes na nanita. Before the day will start oh, and before the day will end. Agrit mula kaya tang the whole day na at least kompleto ni Aldo bayo yeah. Kaya matutud kay ni or kay nang Pilipinas ken nakagigising pa mo at least bayo ko matutud maluwag king kay making sarili mi na They are safe, happy, and they are healthy. Tama ka nita. At least matutod kayong manyaman kasi balo mi rin pengari mi at sula kayong masanting akabil yan. Pero although ay mi buring isipan, yak buring isipan, yung milyari kang ma na talagang surprising talaga. Saka anang kabilis na mi expect mumunan dili ka rin itang bayo kay matutod, bayo everyday, pasasabihan na ka na ako, o ring panulo mo, emo kakalingwan, inuman. E ka mag-miss, emo kakananing makanini. E ka masyadong emo may abos ng sarili mo. E ganaganang, paalala ng pengari. Mm-hmm. Itang makananta, mananag-explain itang eh ka na paalala ni yung pengari bata maging, to stay healthy magigang safe uling ila pagdalanan da eh da buring pagdalanan mo naman yeah. Kasi buri da da ka naman kung makanaan yung panadama akit mo lang healthy makanya mo naman karela mm-hmm. So ngayon eh kitang milyari patsipapin na sabihan patsipin sa sabihan pa karela eh ako mamaus ganing aldo uling kay patsipin naus kung ganing aldo kaya quit. It means na emergency talaga. The reality is bring tatanggap pa call from Philippines na ganinaldo kasi ela maus makanitang alangan ng oras nung alang emergency. Pero 2 days back before ya may admit imama kaya bigla yung mama, who's mga 3 a.m. Kenny. So, sabi ko, papi kaya, sabi ko, pen kaya, ma ako, but, mamaw siya ka na ako, uling binisik eh, siyempre, uling, overseas siya, ya akong mag-call back kaya, in-house kaya, sabi ko, ma, ot mama, ausan mo ko ako. Sabi na, luwai kang ausan ko. Sabi ko, first time talaga in-house na akong local call. Usually, kayong Facebook, or Viber, makanya na yung guy. Pero, that was really the first time for how many years kami kin in Kuwait. Mm-hmm. Kaya ba sabi na, iluay kang ausan ko, Dr. Risa, sabi niya. Mm-hmm. Ngayon eh, palang mo, ali usual ka na ako, ali usual kaya kami na minaw sa mga tatas. May call ba ako, sabi na iluay kang ausan ko niya. Kung bagay may nainisip kita, dahil at least, baluming, alang emergency. Yeah. So, yeah. Okay lang mo. Okay lang. So wala naman milyaring kaya that day. Mm-hmm. So pero anyang Tuesday and Wednesday before the Thursday what happens na Thursday. Makaluklok kayo ng sala talaga na yeah. Sabi ko ba't kaya yung mamaus dada? Thursday night at saka takay ng sala. Wednesday and then night. Wednesday na Thursday milyari. Yeah, Wednesday night. Kahit ang... Sabi ko kanini, sabi ko kang an, king misis ko, sabi ko, kinik pa ya, ako bala mo, mga lambot ko ako. Kasi, 1 o'clock ito, tsukin sali akong dil. Tabalo, at kabot ko mo itang... Mapagal. Wala mapagal ko na mga lambot ko, sabi ko, kinik pa. Kasi, usually, mag-prepare kaming baon da rin, anak, para king school. Waling that day talaga. Tapos tang ayan minahos dada, sabi ko siguro nanine pota usually kasi mong talaga kitang bakanting lote kitang mulam eh. Mag-harvest lang guli ang punghay kay siguro
mag-jogging ako na, no? Kabaritapin, mornings, Thursday, 5 o'clock. A.M. Kenny. A.M. Kenny. Philippines is 10 o'clock. Mama house na rin. Minahouse na na, sabi da, imapin dela de hospital, which is na itang talagang emiboring, although that's the reality, pero emiboring aranasan. Ngayon eh, ingkay ka rin, aw sa may garet, oneng maka-off yung cellphone na para sabihan ni ima, she was rushed in the hospital that day. So, eh, alaki nga piyas ka ba inaos kay Ate Gwen, sabi mo yung kanyan, oneng emi in-expect na parang nakabilis. Wa kasi itang oras ay ito, kaya benang day, kaya ding kem baritan. So, inaos na akong lori, inimpaunahan ko na as soon as possible, paul yan na kami. So, ito, so critical yung ma at that time. And then, igaret, itang first day ito ng anang kabayat kasi emi and expect na itang oras ay itang dongay ta na ede payagan muli. As in, minta kami pisamban. Tsyo kami kendalan talagang dudur kami emi balo nung no karing kemeras. Basta yung balo mi mo, hangad mi, bala mo buri mi. Katang bala mo, buri mo sula po kameras ka karen banta. Akayabi mo la rin pengari mo, manta. Ikang magasikaso, ikang mag... Itang egana-gana buri mo, ikang magasikaso. Siyempre, mag-worry ka, makanyan. Samot-samot na yung atyo kayong isip mo. Emotions. Kay but, itapin, may sasabi kami, Philippines, Canada, and Kuwait. Itapin hanggang, may nalangin kami. Pinalangin mi na ing anyara ni makauli garet by Sunday. And then ni Ate Gwen, may kauli ya rin. Then by Sunday to, good news naman may kauli ay igaret. Then syempre everyday, itang milyaring nga ito, we still hoping and praying. Syempre itang mga dika na ikabade pa yung bienang ma. Kasi, syempre, ikami, burimi itang kaya, itang muli kami, miyabiyabi kami, para king kasalda. And birthday na. December 1. And December 1. Burimi, syempre, itang maging, makumpleto kami. Ita mo, kumbaga, ahas, king i, pamilya ng Apong Claire, ima ang popay dada ing hangad mi itang a celebrate mi itang 50th golden wedding da. So mag-prepare kami ka rin, mag-prepare kami nang sandin di syempre makaini milyari. So itang event na itang maka-ICU ima aldoldo ing payabot mi kaya nga pong ginoing gang panalangin mi na sali siya gang makauli ya hanggang akabiusan ang gaking kasal makanya syempre sabi dapin potang mga dika, anyaran mo na nga, hanapin eh. So, ito, may kumbaga, syempre, itang milyari nga, itang since Thursday, itang egana-gana, makasurprise nga eh. Kasi syempre, ne, eta naman balo nung nano talagang milyari kinabukasan. So, ito, kumbaga, minsan pin, ingapong gino, di na nakatamong makanya na sitwasyon na masakit tanggapan, ne? Alang ka para ing sakit na daramdaman mi Kenny. Masakit na masakit po ing, kumbaga syempre, ang admitang muli kami, ne? Pero, uling keng situation makanyan, emo agawa. So, ngeni, itang iya po clear kasi kaya asabi kong
metong niyang maka-Diyos. Maka-Diyos, idada, maka-Diyos. Kumbaga, masanting niyang pangarap pa mga, nata, masanting niya lingap kayong pamilya na kasi syempre, ne, nung ikami, kay Saul kami kitang marok na daramdaman mi, ne, pero ali, ing ang gyampang makanyaning milyari, balumi, ingapong Ginu, kakaula na kami. Bangkanita, itang ishield na i kami, makanyantang, nung nanumaning pain, apanandaman mi, huling kempanga wala ng ma, kailangan mi tanggapan. Kumbaga, you have to stay strong, hanapin. Kasi syempre, atintamo kanya-kanyang journey kembe. Ngayon, ima, syempre, itang, ang ganya mo ka rin. Kumbaga, sabi dapin, finish line. Pero, makanyan man, bayo milyari kang mayan, sabi ko na masayaya kasi ngayon ang pangarap na. Metupad. Ninumawaring, di ba, ne? May kapag-travel ya, may kapunta ay Amerika. Uling yan kay lugudaring anak na. Uling ilang ring anak na aparagul ng masayla sa ilang aduang dada. Masanting iyapong Claire, metong yapong, kumbaga, metong yang modelong inda. Uling malingap ya, lalo na po tangatsu kaya beme, nakaparanupan. Kadumanup kasi, mumunan dili, naburing kay, tang daranup, makanyan. Basta, ating kay, magluto, mangan, makanyan. So, ngayon masakit man tanggapan na nung muli kami, ala na kami das na na ma, iyapong Claire. Eh, kung nakakaul pa si Bayo. Itang, syempre, itang usual na gagawan mo, aldoldo, kasabi me, itang ganang guidance na everyday. Itang siyempre po, itang ating kang pagdalanan. Kumbaga, yako, kasi mako inanakbalo, ne? Yaya talaga, pacheting kay, personal na bagay na kailangan kong ipanwal. Kaya ako sasabihan, ito kasi, pero makanya man syempre kailangan mong magpakatatag. Ta kaya nga lagi sasabihan kan Jerry, nakagagaga kasi sigurado naman ni Ma at Chune keng paradise ni nga pong Ginu. Huling malugod diyang inda, malugod diyang tao. Ingay ganagan ng kapag kumbaban. At yungan kaya. Ala ko nga sabing matura kaya bilang katuwangan ko. Magana kaya po. Malugod dyan po karing anak nang po karing apo na. Eya po manimbangan. Basta ega na gana kaluguran. Baka niya niya po. May kaluguran niya man yan, pamilya man yan, o nino man yan. Basta dinom ka kayong puso na lugarat na luguran ako. Kanya niya. Wah. Mahal ta. So, itang basiking kwento da. Ima, uling mag birthday ya po'y dada, ne? So, bayo ka no milyari yan. Mitaya po ka no kita kem kami kem baritan. Uling, ingwali na kasing ma, usong mag-okasyon niya, ka pwedeng mako kem bale ng alakang Sharon ko neta, na nanuya wa rin Sharon ko neta. Balutin mo ko, ano? Atin niyang pabakal keka. Pabalot. Ne? Niyang pabalot. O ngayon eh, uling mintala po rin kapatid ko, no, papagbakalan na niyang minulila. Ita pong kinabukasan tabayo itang milyari kang ma. Mintaya po ka rin, kaya takaya kami. Intaulina po ka nung amano. Siyempre, ana, pagdalada kayo, ano. Uling kaluguran da kayo nga, ana. Ita po yung taulinang sinabi ka rin bayo ko. Yapin, Long time there is a premonition, eh. Potang isipan mo.
mataya pala yung biyana ng tao, ne? Hanya kailangan kay Ngaldoldo, nung ating kang buring gawan para kang sarili mo, para kang kaluguran mo, para kang pamilya mo, e mo paligtasan. Kasi, any moment, e mo balo nung nanong malyari. So siguro iteng payabo na ni nga pong ginukya katamo, ne? Na yung pamikalugod, kay ba't yung oras, yung panahon? Since niya kanya nalain ay mako o mama, ikada kandada nung nanuman yung datang tiyo kami kini, tiyo la ring kamag-anak, ring pamilya, edan na kaman paboren. Bisa ka tayo bisa, ala na kay mam buring malyaring matsura din kaya ka, abang nga tiyo kami, edaka paboring nanuman yung maging matsura ang malyari kaya. Kaya ko. Masakit man tanggapan noon yung kailangan sabi ko pinkang garet at sunakin alata ng akarapat e tamo abalik yung importante itang magpatuloy tamo continue pa rin yung kay kasi yak mo muna ng dili na I will continue my life with my family siyempre rin nga anak. Siyempre, nung nanuman tang tiro da kaya kami, nanuman tang ina amano da pe paragul da kaya, makanya naman namin ingi papasami ka rin apuna pong pamilya. So, anyway, sabi ko kang Garrett, Red, mas masantingan ito na pamisabi ng telepon, uling cellphone, uling, kaya may sabi masalas eh, nung ngali, ipangagaki mo talaga, makanya mo yung malyari kami. Malamis na. alata na kayo, masakit pero masakit talaga. Waring, bala mo nakakuwid tang panahon na binyena para nanita. Itang, nang pangabilis talagang, ika makapaniwala na pangabilis yung malyari na sa all of a sudden mga tanah mo, alane pala. Lalo na may paintagon pa kita sitwasyon na ating reason na ika makawali. Niya makanyan sabi ko tatagan tanamo nung atsuko ko pakiyang kabilan niya ako lalo ko sigurong nano pampanandaman niyo ako uling pero pagsabihan kay personally pagsabihan kay mama ko mamami na sabi ko nung talagang manganita nanita maluwag kong tatanggapan na sige ako kung mapagal na ka anyang bayo yamig arrest ma ay mama sinabi mo muna kung mapagal na ka painawa na kaya mo kaya pigaganakan as long na balumi makukang masaya at maluwag king lub mo ito after that may arrest na yung mama anita kasakit yeah. Anyway Masaya, tune. Of course, ne. Etamo mo rin maging matatag, syempre, nung etamo mo naman surrounded. Lugod ka rin kaluguran tamo, ka rin relatives tamo. Syempre, maragul kami po pasalamat. Uling, at syo kayo, Ken. Maragul pong bagay. Ka rin pamilya, po rin kamag-anak, po rin pisan, po rin paunakan. At least, at syo kayo lagi kay Siping Bipat si lalo na king makanining sitwasyon. Pasalamat kayong marugulia kayo. Ito. God bless us all. We trust in you, God. Dakal-dakala salamat. Basas. Inga pong ginupuya pong balang manablas kayo. Hanaping ma, itang lagi nang amano. Bawal ang sad. Wah, ena po rin. Ena po rin sad, mama. Palagi na sabihan, bawal ang sad. Happy mo. Happy lang, hanapin. Bawal lang. Hey, boy. You have to say, kasabihan, Marinela po eh. Kaila. Few words ka ma. Bayo. Hapasinan siguro nung Ilya, layo kayong Delen eh. Kasi matutod niya po. Magpainawa yan. It's almost 1:30. Tapos, kaya lagi yan yung 1:30. Mig cover ya para kaya itang kama. Mama. Itang song. Yan. See you. Awesome.
Marinela. So, de nga anak, syempre, burida. All good memories for mama. Mahanita. So, kailangan pong maging matatag. Tanggapan tamo na nung pigkalub na ni nga pong Gino. Kaya ba naman nini? Sigurado ating kapalit nga nini. So, ita po, inga manumi, dakal pong takala salamat kaya kayo. Payabot mo pong nga pong inga nga ng kapasalamatan. Dakal pong salamat. Inga pong Gino, ya pong magbalik. Kaya blasan kaya kayo. Dakal pong salamat.